That day, a student was found floating at their school's pond. Sino ang pumatay? Hindi ako pumatay! Cruel. Lumapit ka nga! Bido pala sa personal. Tigilan mo nga ako! Gusto ko ng lalaban. The only way to escape the suffocation of struggles was to embrace them. Hindi akong pumatay sa kanya. Ano naman ang rason ko para patayin siya? Lies do conceal. Ano ba naman yan? Hindi ako si Tumitin sa pinakaanan mo! Kapitan niya! Ano ang pinakaanan? Sa susunod, huwag ang harap na pinatanamin, napakawin mo! Lies leads to deception. Bakit ako? Hindi na ako pumatay! And lies greatly obfuscate the truth. Them who loves has never yet received the news. Words do kill, but to an extent, words weren't enough. One's hand could keep one's mouth shut and to even end a student's life. Magsabi ka ng totoo!
Base sa ating mga impormasyong nakalap, isa lang ang tinutulong ng mga ebidensya na si Jean Erica Perez, alias Jean, ang suspect na kaklase ng ating biktima. At ayon din sa aking mga nakalap na impormasyon, na itong si Jean Erica Perez at si Inot ay namatawang magkasama ng gabi bago siya matagpo ang patay. At base sa aming pag-imbestiga, napag-alaman kong yan dalawang yan ay may alitan bago mangyari ang krimen na yan. This jury calls guilty beyond reasonable doubt. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Libel! Sam, sabihin niyo kung totoo nun. Sabihin niyo insente ako nun. Ano ba? Mayhem! Di ba? Pag ito ako kasi yun! Hey! Sam! Magandang umaga po, ma'am. Ano itong magpapigilipod namin sa inyo? Magandang umaga po. Muna po tayo. Ako po si Gleben Merlin. Ay, narito po ako para sabihin po na may nagawa po akong kasalanan. Ito po ay yung tungkol po sa kaso ni Trenadine Reyes. Sige po, isiwalad niyo po ang inyong mga nalalaman. Eh, ganito po kasi yun. Nung gabi po na nakita ko po si Trenadine dun sa nung gabi sa fish pond. Nag-iisa po siya nun. Tapos umiiyak po siya. Pero bago pa po yun ay marami pa po akong kwento na nag-joke po sa akin para gawin po yung krimen. Sige po, sabihin niyo lang po. Wala na po akong magulang. Yung tatay ko po ay hindi ko po mahagilap kapag kailangan ko. Nagkataon po na sinundan ko po siya. Tapos po, tuwing susundan ko po siya, nakikita ko po na uuwi po siya sa isang bahay. Tapos, makikita ko na ang saya-saya nila. At kompleto yung buo nilang pamilya. Tapos ako mag-isa lang ako sa bahay. Walang nag-aalaga sa akin. Huwag ako sa arugan ng tatay. Nagkataon din po na yung anak nila ay kaklase ko. Siya yung mahinang kaklase namin na binubuli lang. Isa rin po ako sa kasinuno na bumubuli sa kanya dahil po galit po ako sa kanya. Lagi po kasi siyang, lagi pong nangiinit yung tubo ko sa kanya. Kaya po nung gabi na nakita ko siya sa fish pond, dinanap ko po yung opportunity niya para saktan po siya. Inapag niya, hampas ko po siya ng ano. Nag-uwi sa ulo. Tapos inigit ko po siya na sa ulo. Ako po yung pumatay sa kanya. Alam mo ba sa lahat ng iyong mga ginawa, yung may kakibat na kaparusahan? Opo. Kaya nga po, nandirito po ako dahil nagsisisi na po ako sa aking ginawa.